mga ka-Jansky, kumusta po kayo? So anyway, this morning ay meron na po tayong napaunang upload. At kung na-miss nyo yun, ay paki-check na lamang po dito sa ating channel, okay? So anyway, meron naman tayong bagong pampaswerte na ating gagawin sa araw na ito. At kung ikaw ay naniniwala sa mga itong usapin, well, ang video na to ay para sa'yo. Pero kung ikaw naman ay medyo nega, skip mo na lang at maghanap ka na lang ng ibang topic or content na babagay sa iyo, okay? So, huwag na natin pahabain ito. Without further ado, let's start na. Welcome back mga ka-Jansky. So anyway, please watch till the end. Then inilagay ko yung shoutout natin, yung mga comment ninyo na aking pinili. And baka malay nyo, isa yung mga comment ko na feature. Okay, please watch till the end. So anyway, ngayong pampaswerte natin gagawin ay gamit lamang ang luya. So kung kayo ay talagang kinakapitan ng mga negative energy, ng mga malas, na pili nyo talagang minamalas kayo sa loob ng inyong pamamahay, pwede nyo gawin ang ritual na ito mga ka-Jansky. Gamit lamang ang luya, ang ritual na ating gagawin sa luya. So kung ikaw naman din ay gipit sa pera at nangangailangan, so kung ikaw ay may pagkakautang ka na gusto mong yung halagang yon ay gusto mong makuha or kikitain mo yon, di ba? So walang imposible kung tayo po ay naniniwala sa ganitong ritual para mas lalo pong lumapit yung swerte at makapagbigay po sa atin ng daan para makita po natin or kung paano ba natin mariresolba yung ating mga problema na yan sa pera, okay? So kung tayo po ay example gipit po tayo sa pera, maaari po natin ilagay yung halaga na gugustuhin natin, okay? Like for example, isulat po natin ito sa luya. So for example, 100,000 mga ka-Jansky. So yun yung mga kakailanganin mo, depende na sa iyo, okay? Isulat mo ngayon ito sa luya, okay? Then pagkatapos ay kumuha, maglagay po tayo sa isang baso po mga ka-Jansky. Nakalahati po yung asin, ilagay po natin doon. Kalahating baso ng asin ay maglagay po tayo doon. Pwede po iodized salt, sea salt, or rock salt, o ano pong available ang meron sa inyong pamamahay. So wala pong problema yun mga ka-Jansky, okay? Dahil alam naman natin na itong asin ay pangontra sa kamalasan. So nagtatanggal ito ng mga negative energy. Kasi alam nyo po mga ka-Jansky, kinin nyo kayo ay minamalas dahil sa mga inggit na yan, sa mga hindi mo alam na may mga taong inggit na sila yung hadlang kung bakit hindi kayong mayaman. At saka sa mga negatibong enerhiya din na nanahan sa ating mga paligid. So pamamagitan ng dalawang ito mga ka-Jansky na ang luya at saka asin, ito ay makakatulong para mas lalo pang mangyari yung ating kahilingan sa pamamagitan ng ritual na ito. Pagkatapos nating maisulat yung ating amount or halaga na ating isunulat dito sa ating luya, hawakan natin itong mga ka-Jansky at bulungan din natin ito. Okay, taos puso at kausapin na ang lahat ng inyong mga problema ay malulusutan nyo na, mareresolba nyo na sa lalong madaling panahon. Okay, hindi lamang sa amount na pera ang kakailanganin nyo. So kahit na kahit anong iba pang problema ay ihiling nyo dito mga ka-Jansky. Kung kayo ay may mga problema sa inyong mga trabaho, sa inyong mga pangkalusugan, or may gusto kayong i-wish sa isa sa miyembro ng inyong pamilya mga ka-Jansky, ay pwede nyo ibulong basta po good intention at taos puso po. At kayo po ay naniniwala na sa pamamagitan ng ritual na ito, ng luya na ito, ay magkakaroon na ng solusyon ang mga mabibigat na problema inyong dinadala, okay? So huwag po tayong gumamit ng salitang sana kasi po ang salitang sana ay napaka-negatibo. So kayo po ay may pag-aalinlangan. So dito po sa ritual na ito ay tayo po ay talagang naniniwala at ini-affirm na natin sa ating sarili o kiniklaim na natin ang mga swerteng darating sa atin, okay? So pagkatapos nating sambitin ang ating mga kahilingan, so itusok na po natin yan sa basong may asin, yung ating pinipare, okay? Ilagay po natin doon ang ating luya. Pagkatapos mga ka-Jansky, ay pwede nyo na itong ilagay sa inyong mga altar o sa inyong mga center table. So kapag naman yung asin ay kapag ito na ay natunaw, so doon nyo na papalitan ulit ang ating mga asin at gawin nyo ulit itong ritual na ito kapag natunaw na ang asin, okay? Huwag na natin hayaan na manatili pa ito doon dahil alam naman natin na kapag natunaw na ang asin ay sinipsip na nito ang mga negative energy, okay? Sa ating mga, dun sa mga healing at yung sa mga kontra na doon sa ating mga
Winish, okay? So, kinukontra nung asin na yun ng mga negative energy para swerte ang magsilapitan sa atin. So, palitan na po natin yan kung nakita natin natunaw at gawin nyo lang ulit yung ritual na ating ginawa. So, gawin nyo ito sa araw ng Martes, Biyernes, o di naman kaya ay Sunday mga Kajansky at kahit anong oras po, okay? So that's it at sana may natutunan naman kayo sa pampaswerte ritual na ito at kung nagustuhan nyo ang ating topic for today ay pakilike na lang ang video na to. So kung meron kayong mga ibang katanungan ay i-comment nyo lamang po sa baba at sasagutin po natin yan, alright? So maraming salamat mga Kajansky sa wala yung sawang suporta and see you again on our next one. Bye! Please watch till the end dahil magsa-shoutout po tayo.